We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inireklamo ng kaanak ni Catherine Camilo ng patuloy na paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ng guro. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, nababagalan na umano ang pamilya ni Catherine Camilon sa aksyon na nararapat gawin ng mga otoridad kay Police Major Alan De Castro ang itinuturong pangunahing suspek sa pagkawala ng kaanak. Hiling nila ngayon na madiin si De Castro sa reklamo upang panagutan umano ang ginawa niya kay Catherine Camilon. November 22, 2023, nang unang magkaharap ang pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro, ang itinuturing na mastermind sa pagkawala ni Catherine Camilon. Dito napansin ng ina ni Catherine ang malayang paggamit ni De Castro ng cellphone. Kahapon, muling nagkaharap ang dalawang partido para sa hearing ng administrative case laban kay De Castro. Pansin pa rin daw nila ang tila umano'y walang aksyon sa kanilang naunang hiling ng pagbawalan sa paggamit ng cellphone ang suspect. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa kapatid ni Catherine, umaasa siyang agad nang maaaksyonan ang kanilang hiling. Siyempre, yung inaasahan ko na mangyayari ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya. Kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano, ng ebidensya na siya po talaga yung mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umamin na siya sa kanyang ginawa. Samantala, matatanda ang naipasa na sa piskalya noong November 23 ang karagdagang ebidensyang nakalap sa abandonadong pulang SUV na ayon sa mga saksi ay pinaglipatan sa duguang si Catherine. Umaasa ang pamilya na sa mga karagdagang ebidensyang naipasa ay mas madidiin sa reklamo ang mga suspek. Ayon sa Police Regional Office Calabarzon, pinag-aaralan na ang hiling ng pamilya Camilon na maalisan na ng pribilehiyo sa paggamit ng telepono si De Castro. Unang-una, baka ang connotation natin ng anis, parang nakakulong na talaga, as in, parang yung, oo, yung mga suspect natin. But sa restricted kasi, yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Titingnan po natin kung ano po yung pwede nating gawin sa regarding po sa fear nila po na nakakagamit pa po si Major De Castro ng cellphone. Umaasa ang pamilya Camilon at ang otoridad na mabibigyang linaw sa isasagawang preliminary investigation sa December 19 at January 9 ang reklamo para may akyat na ito sa husgado. Sa December 19 ngayong taon, malalaman kung tatanggapin ng husgado ang reklamo laban sa mga suspek sa pagkawala ni Catherine Camilon at ang susunod na aksyong gagawin ng pulisya kay Police Major Alan De Castro. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Patuloy na nagsasagawa ng assessment ang lubang LGU kasunod ng magnitude 5.9 na lindol kahapon, December 5. Samantala, ang mga nakitang bitak at hairline cracks sa ilang gusali at kabahayan, inaalam pa kung dati na o epekto ng naitalang lindol. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Hanggang mag-umaga kanina, patuloy sa paglilibot ang mga kawanin ng lokal na pamahalaan ng Lubang Occidental Mindoro sa iba't ibang gusali at establishmento matapos tumama sa bayan ang magnitude 5.9 na lindol bandang alas 4:30 ng hapon kahapon. Wala namang major damage at casualty sa epicenter ng pagyanig. Kami po ay napapalibutan ng earthquake fault.
yung between Lubang and Manila Bay, Zambales area na yan, simula ng Batangas. Tapos yung south part namin, yung West Philippine Sea side, ay nandoon yung Manila Trench. Ang mga nakitang bitak at ibang hairline cracks, posible raw na datihan na rin mga bitak. Bagay na inaalam ng mga otoridad. Business as usual ngayong araw ayon sa LGU. Walang kanselasyon ng pasok sa mga paaralan, private at government offices. Na-inform natin yung lahat ng mga barangay officials natin at ang lahat po nang nakita namin ay puro mga minor damages lang po, mga bitak ng konti. Hindi bababa sa 70 aftershocks ang nairehistro ng FIVOX mula kahapon hanggang tanghali kanina. Ang paggalaw ng Manila Trench ang sinasabing nagpayanig sa bayan ng Lubang. Ang Manila Trench, bumabaybay sa karagatan mula probinsya ng Batanes hanggang sa Mindoro. Hindi siya unusual kasi we know that the Manila Trench is active. So therefore, it will generate earthquakes from time to time. Ayon sa FIVOX, may 6 na trenches sa Pilipinas na matatagpuan sa katubigan at lahat daw ito aktibo. Kaya may posibilidad na magkasunod-sunod ang pagyanig o di kaya magkasabay-sabay pa. So it, lahat na to only proves that the Philippines is tectonically active. Again, because we're part of the Pacific Ring of Fire. So there is nothing unusual about it. Inaabiso ng ahensya ang pagiging alisto sa lahat ng pagkakataon, lalo't hindi gaya ng mga bagyo. Walang teknolohiya o aparato na kayang maka-forecast kung kailan at saan eksaktong tatama ang lindol. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa kaugnay na balita, nagpaalala ang otoridad sa mga dapat gawin tuwing nakararanas ng lindol. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Dahil sa sunod-sunod na lindol na naranasan sa bansa, pinag-iingat ng otoridad ang publiko at inabisuhang maging alerto. Wala pang instrumento na makakapagsabi kung kailan tatama ang lindol sa isang lugar. Kaya mainam na maging laging handa. Dapat may nakahandang go bag na naglalaman ng mga damit, first aid kit, pagkain, mahalagang dokumento at emergency tools. Magkaroon ng emergency plan sa bahay man o opisina. Alamin ang mga numero ng mga otoridad na dapat tawagan kapag kinakailangan. At sa oras na nakaramdam ng pagyanig, isagawa ang earthquake safety procedure kapag nasa loob ng isang gusali, ang duck, cover and hold. Lumayo sa mga bintana at mabibigat na bagay at magtungo agad sa pinakamalapit na labasan. Kung hindi man makalabas, alamin ang matitibay na bahagi ng gusali at doon agad kumubli kung saan maaring manatili. Kapag nasa labas ng gusali, magtungo sa pinakaligtas na lugar at lumayo sa mga gusali, mga poste at kawad ng kuryente. Kapag nasa loob ng sasakyan, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Kapag natapos ng lindol, manatili pa ring mahinahon. Kapag ligtas nang bumalik sa bahay o gusali, suriing mabuti ang mga linya ng tubig at kuryente kung may pinsala. Tignan din ang mga tangke ng gas o LPG kung walang leak. Manatili ring malayo sa mga gusali at poste sakaling magkaroon ng aftershocks. Tumutok rin sa pinagkakatiwalaang source ng balita para sa mga impormasyon. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Patay ang 72 anyos na lalaki matapos masalpok ng wind van truck ang minamanehong owner type jeep sa San Pascual, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Hindi na nakauwi pa sa kanilang tahanan sa barangay Palsahingin, San Pascual, Batangas ang 72 anyos na driver ng owner type jeep na ito matapos masawi na mabangga ng isang wing van truck pasado alas 9 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng sasakyan ng biktima ang intersection sa bypass road ng barangay Palsahingin nang dumating ang umano'y mabilis na wing van truck. Sinalpok nito ang owner type jeep at nakaladkad pa ng may ilang metro ayon sa pulisya. Tingin ng pulisya, hindi napansin ang truck driver ang papatawid na owner type jeep sa intersection kaya ito nabangga. May kabilisan itong truck at hindi niya sa patakalain na itong panaykantuhan. Medyo kurbada kasi ito, ma'am, yung Palsahingin, papuntan ka na ng Bawan. Napabilis takbo ng truck. Sa CCTV footage na ito mula sa San Pascual Municipal Police Station, makikita ang pagdaan ng owner type jeep mula sa isang kanto. Mapapansin na halos nasa kalagitnaan ng intersection ng jeep nang dumating ang truck at sinalpok ang sasakyan. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit kalaunay namatay din ayon sa pulisya. Nakapiit sa temporary custodial facility ng San Pascual Police Station ang suspect na nahaharap sa kaukulang reklamo. Paulit-ulit na abiso ng pulisya sa mga motorista. Ang pagbabiyahe ay hindi kailangang tulinan natin, lalo na sa pagdadrive at kailangang may anticipation. Kung nakita natin ang kantuhan na ganyan, ay medyo mag-minor tayo.
dahil may mga natawid na minsan hindi natin napapansin. Sinisikap pa ng GMA Regional TV balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima at sa suspect para sa kanilang pahayag. Denise Abante, balitang Southern Tagalog. Pinalawig ang operasyon ng ilang mall sa Batangas ngayong holiday season. Samantala, tiniyak naman ng otoridad ang seguridad ng mga mallgoer. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa labas ng isang mall sa Batangas City, nakapwesto at nag-aabang ng mga pasahero ang tricycle driver na si Roy. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi siya namamasada. At habang papalapit ang Pasko at bagong taon, inaasahan niyang pagdagsa dito ng mga tao kaya pagkakataon na raw niyang kumita. Marami nang namimili. Sana tuloy-tuloy nang makabili naman ng panghanda sa Pasko. Ang mallgoer na si Jerilyn batid daw na marami ngayon ang nagtutungo dito kaya sinisiguro daw nila ang kanilang kaligtasan maging ng kanilang kalusugan. Kaya nagfe-face mask kami para safe din kasi may baby kami. At dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao, ipinatupad na ang adjusted mall hours para maibsan na rin daw ang pagbigat sa daloy ng trapiko. Mula sa dating 10 a.m. hanggang 9 p.m. magiging 10 a.m. hanggang 10 p.m. na ito hanggang sa katapusan ng buwan maliban sa December 24 at 31. Pagkakataon na rin daw ito para sa mga mallgoers na nagla last minute shopping. December 24 and December 31 wherein we open at 10 a.m. and close at 7 p.m. Siyempre para makapagpasko naman yung aming mga empleyado. Pagtitiyak ng pamunuan ng mall maging ng kapulisan na mahigpit ang ipinatutupad nilang seguridad sa loob at labas ng establishmento para sa kaligtasan ng mga magtutungo dito. Lahat po ng mga lugar na alam natin na dadagsain ng mga tao ay dinadagdagan po natin yung personal natin. We are intensifying our security measures in the mall. So round the clock yung pag-ikot ng aming mga security personnel. All our entrances and exit doors have our securities there. And meron kami mga roving guards. We also have our intensified monitoring, of course, of our toilets and all the other facilities of the whole mall. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Webes, December 7, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste at road clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 39-anyos na lalaki matapos malunod sa Panikehan River sa Pola Oriental, Mindoro. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Wala ng buhay nang matagpuan ang 39-anyos na lalaking kinilalang si Albert Lauresta linggo ng hapon. Napaulat na nawawala si Lauresta matapos na maligo sa isang ilog sa Barangay Panikehan, Pola Oriental, Mindoro. Ayon sa mga otoridad, mula sa itaas ng isang puno, tumalon umano sa ilog ang biktima at hindi na nakitang lumutang pa. Kaagad naman daw humingi ng tulong sa mga otoridad ang mga kasama ng biktima. Agad po tayong nagkandakan ng search and rescue doon sa nasabing nawawalang tao po. Sa lalim na 22 feet, natagpuan ang mga labi ng biktima sa tulong na rin ng diver mula sa Kabalikat Civicom. Ayon sa Coast Guard Oriental Mindoro, posibleng nakainom ang biktima nang mangyari ang insidente. Base rin po dun sa naalap na information, meron po silang 5 boteng alak na dala, nakatatlo na rin pong silang alak. Sa ngayon ay nakalagak na ang mga labi ng biktima sa kanilang bahay. Samantala, may mga naiulat na rin daw ng kaparehong insidente sa lugar, kaya mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagligo sa ilog. Kung tayo po ay mga swimming activities, magdala po tayo ng sapat na clothing device para ito po ay ating magamit pag tayo ay naliligo. Huwag na po nating tangkain na mag-inom ng mga alak or mga nakakalasing na liquid. Ito po yung magiging possibility na pwede nating ikapahamak. Huwag na po nating subukan at baka po buhay natin
o ng ating mahal sa buhay ang maging kapalit kung mangyayari po yung mga hindi naasahang pagkakataon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng nasawing biktima. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ibinahagi ng Police Regional Office Calabarzon ang tips para maiwasang mabiktima ng mga akyatbahay. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Hindi raw kinakalimutan ni Mang Hurley ang magtungo sa simbahan ng Immaculate Conception sa Batangas City tuwing lumalabas ng bahay. Bagamat batid niyang marami ang dadagsa sa simbahan sa nalalapit na simbang gabi, plano pa rin daw niyang magpunta rito. Kahit naman maraming tao takanig-panig naman ang Diyos yun. Ayon sa Police Regional Office Calabarzon, mahigit 100 reserve personnel ng PNP bukod pa ang augmentation team na kanilang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa rehiyon, kabilang na ang mga simbahan ngayong nalalapit na Pasko at Bagong Taon upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Sa mga pook pasyalan, asahan daw na may mga tourist police na nakabantay sa paligid. Hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na pananamantala ng mga kawatan lalo at inaasahang marami ang lalabas ng kanilang mga bahay ngayong holiday season. Ang 78-anyos nga raw na si Aling Remedios, matinding pag-iingat daw ang ginagawa tuwing mag-isa siya sa bahay at kung aalis man. May mga bakal na rin ang kanyang mga bintana upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao sa loob ng bahay. Ka-screen ako dyan, ha? Nakasara ang pinto ko. Ako'y pag nasa kusina, sarado na ang pinto kahit may kumatok. Mapira alam ko na kung talaga nag-iingat, nag-iom. Nakikipag-usap tayo sa ating mga force multipliers. Para tulungan tayo sa pagpapanatili ng yung peace and order. But of course, yung ating mga iwas akyat bahay tips, pinapalaganap natin ito. Kasi usually, pag malapit na yung holiday season, nagbabakasyon yung ating mga kababayan. Payo ng otoridad para hindi mabiktima ng akyat bahay, siguruhing laging nakalak ang mga bintana at pintuan. Kung maaari, mag-iwan din ng mga nakabukas na ilaw sa labas at sa ibang madilim na parte ng bahay. Huwag rin basta-basta magpapasok ng mga hindi kakilalang tao. Huwag mag-iwan ng mamahaling gamit malapit sa pinto at bintana. Limitahan din ang pagpo-post sa social media kung saan pumupunta upang hindi takaw mata sa mga kawatan. At ibilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang maiiwan ng bahay kung aalis. Payo rin ng pulisya na dapat alam ng mga residente ang hotline numbers ng pinakamalapit na istasyon ng pulis sa kanilang lugar upang mabilis na makaresponde sa anumang insidente. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Tatlong magkakasunod na araw nang walang naitatalang pagyanig sa Bulkang Taal ayon sa FIVOX. Ang taas babang aktibidad ng Taal Volcano normal lang sa isang aktibong bulkan ayon sa ahensya. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sabay sa maaliwalas na panahon, naaaninag ng husto ang hubog at malaabong kulay ng Bulkang Taal sa bahaging ito ng Cuenca, Batangas. Picture perfect para sa mga namamasyal ang kabuuan ng Taal. Sa pinakahuling monitoring, mahigit 8,000 toneladang sulfur dioxide o asupre ang naibuga ng bulkan. Relatively lower than the 11,900 tons na the highest this year, that was last November 27. Nananatiling tahimik ang aktibidad sa ilalim ng Taal, tatlong magkakasunod na araw ng walang naitatalang volcanic earthquake sa ilalim ng bulkan. Ayon sa state volcanologist, nangyayari talaga ang taas babang bilang ng volcanic earthquake sa isang aktibong bulkan gaya ng Taal. Matagal nang walang volcanic earthquake, pero fluctuating naman yan. Previously, yung highest streak natin na walang volcanic earthquake would be 13 days. Sabi pa ng ahensya, hindi rin naman daw nangangahulugan na walang anumang banta ng pagputok kahit walang volcanic earthquake. Mahirap din sabihin natin at any time. So basta we assess this on a day-to-day basis. Nasa ilalim pa rin ang babala ng alert level 1 ng Taal Volcano na mahigpit pa rin bantay sarado sa pagpapapasok sa Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakamit ng Mapua Cardinals ang unang pagkapanalo sa Best of 3 Series sa finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball matapos nilang patumbahin ang San Beda Red Lions sa score na 68-63. Umpisa pa lamang ng laro, bakas na sa dalawang koponan ang kagustuhan na makuha ang pagkapanalo. Nagpakita rin ang parehong grupo na magandang depensa at atake. Nakuha ng Mapua Cardinals ang kalamangan sa pagtatapos ng first half. Hindi naman basta nagpadaig ang San Beda Red Lions at nagpakita rin na magandang laban, dahilan para magkaroon ng dikit na puntos ang dalawang koponan sa mga sumunod na quarter. Sa huling quarter ng laro, sinigurado ng Cardinals na mapapasa kamay nila ang pagkapanalo at hindi na pinahabol pang muli ang Red Lions.
ang ikalawang bakbakan ng magkalabang koponan, tutukan sa December 10 live sa GTV. Inagiliwan sa social media ang reaksyon ng mga kabaro ng pulis sa Camarines Norte na pumasa sa bar exam. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kinagiliwan ang video ng matauhan ng San Vicente Municipal Police Station sa Camarines Norte habang nanunood sa live broadcast ng resulta ng 2023 bar examination kahapon. Isa lang naman kasi ang kanilang Deputy Chief of Police na si Police Captain Roslan Gonzalez na natatanging PNP personnel sa lalawigan na nakapasa sa bar exam. Ang tensyonadong pag-aabang sa anunsyo ng mga nakapasa ay napalitan ng hiyawan ng mga personnel sabay buhat sa kanilang Deputy Chief. Hindi masabi kung ano yung saktong salita para ma-express yung nararamdaman na kasiyahan. Magandang Pamasko daw ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Kwento ni Gonzalez, unang pinangarap niya ang pag-aabuga siya bago ang pagpupulis. Subalit sa hirap ng buhay ay pinili niya ang landas ng pagiging pulis. Pero dahil sa kanyang determinasyon, kumuha siya ng abuga siya habang nasa serbisyo. Nakatulong pa araw ang pagiging pulis nito. Hindi ganun kadali mag-aral ng law, especially kung nagtatrabaho na, dahil mahirap i-manage yung oras sa trabaho, oras sa pag-aral. Although ang advantage nga lang sa part ko, yung inaaral ko sa law ay yun din naman ang ginagawa ko halos sa trabaho ko. Ipinagpasalamat din ito ang pagiging proud ng kanyang mga kabaro at subordinates na maya't maya ang pagbati sa kanya. After retirement, plano ko pa rin naman mag-practice ng law or pwede din pumasok sa other government agency na kailangan ng trabaho ng lawyer. Payo nito sa mga hindi nakapasa na patuloy lang na sumubok at samahan ng panalangin. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakitang palutang-lutang ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa dagat sa Perez, Quezon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Hindi isda kundi isang katawan ng isang hindi kilalang lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa katubigang bahagi ng Barangay Villa Manzano Norte, Perez, Quezon, Lunes ng tanghali. Deformed na ang mukha ng lalaki na tinatayang tatlong araw nang nasa laot. Naka-blue na shorts, naka-itim na pangtaas at may suot na singsing sa daliri nito nang makita ang bangkay. Ito po biktima natin na edad po ng 35 to 40 years old po, sir. Tapos po, sir, siguro ito yung baka mga nahigit po 5. Maputi siya, sir, eh. Maputi. Ayon sa Perez Municipal Police, walang sugat o anumang palatandaan na pinatay ang lalaki. Hinala ng pulisya. Sadyang nalunod ang lalaki sa dagat habang naliligo. Inalerto na rin daw nila ang mga karatig bayan para ipaalam ang insidente. Nakipag-coordinate pa rin po kami sa Coast Guard, sa dalawang bayan po na malapit sa amin para po malaman, baka po meron sa kanilang missing person. Nananawagan ng Perez Police sa mga residente sa bayan at mga kalapit na lugar na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan kung may nawawala silang miyembro ng pamilya. Bukas daw ang tanggapan nila sa anumang impormasyong makakatulong para ipaabot ang impormasyon sa kaanak ng lalaki. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maalinsangan pa rin sa malaking bahagi ng bansa pero unti-unti nang nagbabalik ang amihan. Umaabot ngayon ang amihan sa ma-extreme northern Luzon habang easterlies naman sa eastern section ng bansa. Base sa datos ng MetroWeather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan, Quezon at Marinduque. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, sa Biyernes, December 8, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Calaca at sa mga bayan ng Lemery, Taal at San Luis, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga poste at clearing ng mga linya. Itinanim ng mga estudyante ang mahigit 230,000 na mga punla mula sa 47,000 public schools sa bansa. Narito ang report ni Paul Hernandez. Bida ang iba't ibang variety na puno na sabayang itinanim sa nasa 47,000 public schools sa bansa.
Dito sa 2,600 square meters na farm site ng Balete Integrated School sa Batangas City, sa bayang nagtanim ang mga estudyante at guro, kabilang sa mga ipinunla ang mga puno ng nara, avocado at Arabica coffee. Proyekto ito ng Department of Education o DepEd na layong makapagtanim ng 236,000 na mga puno sa buong bansa. Alam natin yung climate change, global warming, kinakailangan kahit paano umaksyon tayo at ito ay dapat simulan ng lahat, lalo't higit sa Department of Education considering na kami ang nag-aalaga sa ating mga kabataan. Tugon daw ito para magkaroon ng panibagong sibol na puno sa unti-unti ng nakakalbong agricultural land, kagubatan at kabundukan sa Pilipinas. Pagpapalakas din daw ito ng food security sa bansa. Ito na po yung pamalit ng ating mga bata at para naman sa kinabukasan nila at sa mga susunod na henerasyon, may madadatan pa rin sila at makakaranas pa rin sila ng malinis na hangin. Tulong din daw nila ito sa komunidad. Kakaibang responsibilidad ito para kina Tristan at Jimwell na matutulungang mapayabong likas na yaman ng bansa. Maging malaking tulong in addressing climate crisis. Naniniwala po ako na sa bawat puno pong ito, marami pong mga buhay din po ang maaaring mabigyan ng makakatulong po ito sa pagkakaroon ng malinis po na hangin. Alagaan talaga natin. Alam naman natin na itong tinitirhan natin is wala tayong kasabihan kung permanent ba siya talaga. So as habang na nasa atin siya, pangalagaan natin. Ayon sa DepEd, katuwang din ang mga paaralan ng iba't ibang barangay sa tree planting activity. Plano raw ng kagawaran na ipagpatuloy ang aktibidad taon-taon at paramihin pa ang mga punong maitatanim sa mga paaralan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ibinunyag ni Love Before Sunrise star Dennis Trillo kung bakit hindi niya binibilhan ng bulaklak ang asawa. Naritong report ni Hazel Alviar. Ibinahagi ni Love Before Sunrise star Dennis Trillo ang ilang videos ng kanilang pagpunta kasama ng ibang cast ng serye sa isang flower farm sa Benguet. Dito niya ibinunyag ang dahilan kung bakit hindi niya binibilhan ng bulaklak ang asawang si Jenilyn Mercado. Allergic daw si Jenilyn sa mga bulaklak kaya napasabi na lang siya dito na mabuti na lang daw at hindi sila sumama. Bukod sa pisikal na paghahanda, nagre-research pa daw si Kierly Gaspi ng mga reference para sa karakter niya sa Black Rider. Ayon sa aktor, ayaw daw niyang maboring ang mga manunood sa kanya kapag lumalabas siya sa telebisyon, kaya pinaghahandaan niya ito. Samantala, dahil sa sekretong nalaman ng Golden Scorpion na buhay pa si Nolan, ipag-uutos nila ang pagtapos dito kay Romana. Magtagumpay kaya siyang patayin ang dating miyembro ng sindikato. Ang mga maaksyong eksena sa Black Rider tutukan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 19 days na lang, Pasko na. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.